Optimum PH, shout out ho. Hello. Ay, saan tayo pupunta ngayon? Sa Kawasaki, Batangas. Magbe-breakfast ride tayo. And today, papagamit nila sa atin yung ZX4RR. Last time, nireview natin yun pero wala pang test unit. So ngayon, tahihiramin or pagagamitin tayo ng test unit. Tapos pupunta tayo sa isang coffee shop. Meron daw special guest, abangan natin kung sino yun. Time check, 7:37 AM. Meet up is 8 sa Kawasaki, Batangas. Let's go! Saan si Sir Mike? Kumusta? Ang vlog na ako. Hindi naman ako late eh, 'di ba? Sabi mo sa camera, sir. Hindi ako late. So 'yun mga papi, ride out na kami. Pupunta kami sa isang coffee shop. Let's go. Samahan niyo kami. Dami namin. Ayun sila. Kawasaki, let's go. Pumotor natin, dala natin si BC. Kayo yung vlogger, no? Oh sir, optimum. Sa inyo ko nakita yung... Ah, 650? May 650 ka, sir? Ito. Nung nanonood ako nung ano mo, nakapalo ako sir. Nanonood ako nung vlog mo. Oh sir. Nakikita yung tambot yun nun na. Doon ako nagpunta dun sa ano? Sa Orion. Oo, June. Ah, papi, bumili sila ng 650. Parehas. Tapos naka Orion pipe din si sir. Nice, nice. Ganda, parehas kami ng motor. Ah, sige sir. Sige sir. Ayan sir. Thank you, ride safe. Kikita tayo dun sir. Nice, Ninja 4. Let's go. Ah, may iwan na naman tayo. Init. Cafe naman. Let's go. Ano yung tax mo? Sige. Mga papi, si Ma'am Quina yung sikat sa TikTok. Nandito siya sa cafe naman. Ayan, interview natin. Batik ko si Optimum PH. Ayan, sana ho ay suportahan niyo ho rin. Napakahusay naman na rin. Nakatutuwa kayo sa kanyang mga pag-tell. Yeah. Salamat ho. Tapos invite mo sila dito sa cafe naman. Ayan, ay kayo iniimbitahan ko na magparinis sa amin sa cafe naman. Sa may barangay Don Luis, San Jose, Batangas. Nang matimusan niyo naman ho ang amin. Yeah. Lomi at syempre ang iba pang pagkain. Yeah. God bless at see you soon. So that is Ma'am Quinay para sa inyo. Ma-search siya sa TikTok, doon siya sumigat yung patanggay niya accent. Napakaganda.
So balik tayo sa ZX4RR. Let's go. So ayan ang ating ZX4RR. Para sa specs mga babi, in the review ng specs niya, meron tayong vlog dyan, nandito sa somewhere dito, ililink ko or sa description below. Start natin. So para i-start siya, yun, 400cc na inline 4. Ayan, walk around lang natin. Tapos again, para sa isang 5.6 na Pilipino, subukan natin siya sakyan. Abot ko siya. Sobrang abot ko siya. So, naka-road siya. Ilagay natin sa sports. Ito yung pipindutin nyo. Ayan, sports na siya. Okay. Sitting position, aggressive. Naka-stock type siya mga papi. Malambot yung clutch. Maganda. Tapos hindi siya jerky. Smooth. Well, kasi nga inline 4 siya. Tapos nakikita diyan mga papi, 20.9 kilometers per liter. So kaliwa daw tayo dito. Okay siya sa traffic para sa isang 5.6. Abot na abot ko. Kaya lang, body position wise, naka-sub-sub. Nakapang sports talaga siya. So, mababa yung handlebar. Maganda to sa mga banking-banking. Saka knee drag. Quick shifter daw to eh. Tapos, yung bike itself, yung feel niya, magaan siya. Ayan, magaan. Preno malakas, sobrang lakas. Careful kayo sa preno. Dual disc brake para sa 400cc. Tapos single piston cylinder brake sa likod. So yung harap niya malakas. Yan oh. Kita niyo ba 'yon? Sa traffic oh. Hindi ako stress. Tapos yung init ng makina niya, ano siya, hindi mo ramdam sa legs. Although mainit ngayon. Tapos kapag nag-i-engage yung radiator fan niya, may flarings kasi siya. Mainit siya, pero yung buga niya hindi diretso sa legs ko. Ang tanong, maganda ba siyang pang daily driver? Ngayong alam na natin na inline 4 siya, 400cc. Kasi ito ay ginamit kanina papunta, nagre-reading siya ng fuel consumption 20.9. Matipid yun. Ang tipid-tipid nun para sa isang inline 4. Pero body position, siguro sana yan lang. Well, to be honest naman sa inyo, ano ako, naked rider, naked motorcycle rider ako, ayan, si BC. Sports naked kasi siya, upright yung position ko. So hindi pa ako masyadong sanay sa mga naka sub-sub na position pang sports kagaya nito. Pero feeling ko pag nasanay ako, kaya naman. Kaya ko siyang ilong drive. Sanay lang siguro. Kasi ngayon, ang stress kasi is nandito sa palad ko kasi nakatungo kong ganyan. So ramdam parang lahat ng weight pag pumipreno or nagbibitaw ka ng throttle, dito lahat. Unlike kapag naka-straight body kang ganyan, di ba? Nagigas nyo ba yung sinasabi ko? Hindi siya jerky masyado. Maganda. Saka vibration, pino. Pino siya. O yan o, wala masyadong vibrate sa ano. Sa handlebar. Sa power naman, ako first gear tayo, 40 kilometers. Pwede siyang mag-rev hanggang 16,000 revolution. Tapos try natin ngayon. Yung quick shifter na ito. Mukha natin konti. Wow! Suabe! Malakas siya para sa isang 400cc.
although yung torque or yung tulak, hindi siya masyado, hindi ako masyadong, wala masyadong wow factor. For beginners, nandun ako sa point na pwede, oo. Pero bakit sinabi kong nandun ako sa okay siya sa pang beginner is yung price niya. So as of today, ang SRP nitong ZX4RR is 499,000 pesos cash. So doon kasi 500,000, almost 500,000. Kung beginner ka kasi, parang okay ba yung budget mo bilang beginner para sa ganung motor? Ayun. So try ulit natin. Mabilis siya, yes. Saka masaya siya i-drive, in fairness ha. Although if power wise ka talaga, power yung gusto mo, hinahanap mo, adrenaline, sa mga may experience na siguro, hindi ito ang para sa inyo. Sabihin natin si Sir Mark, siya yung gumagamit ng motor natin na CBC. Let's go. Yan o, hello BC. Well, CBC kasi may hatak siya. Maganda yung tulak or yung parang gulat factor kapag pinigamang ganyan. Although ito meron din naman, oh. Ayan, oh. Pero iba eh. Well, kasi nga 400cc siya. Tama lang yun. Tama lang yung hatak niya kapag tinratel mong ganyan. Hindi na ako gulat. Preno, malakas, sobra. Hindi kayo papahiyan itong motor na to. Safe na safe ka dito sa tutukan. Yung brake, oh. Tanong mo, nagdadive, oh. Sa sobrang lakas. Maganda siya iliko. Side mirror visible, maganda side mirror. Ganda yung visibility niya. Maganda tong stock na to. Tapos sa maganda rito, TFT display. Yan, para na siya si BC. Tapos meron siyang 3 riding modes, sports, rain, saka road. Tapos kung ano yung iba mo pong makikita rito, same kay BC. Tapos ngayon 21 km per liter na siya yung average niya. So masasabi ko, in terms of gas consumption, matipid to. Maganda ba siya ipang long drive? Mamaya pagbalik natin, kasi ilang minuto pa lang naman yung seat time natin sa kanya. Pero so far, wala pa naman, di pa naman sumasakit yung likod ko. Yung wrist ko, hindi pa naman nasakit. Pero tingnan natin. Pero daily driver, considering yung fuel consumption, okay siya sa akin. Saka yung motor mismo magaan. So sa parking, feeling ko hindi ako mahihirapan ipagwaswasan tong motor na to. Tapos yung shifter niya malambot. Malambot yung pag-change mo ng gear, yung sungkit saka yung tulak. Naka sports smart yarn. Nag-mix na yung mga sinasabi ko, instant na yun ah. Ayun oh, tinan niyo pa ako, flat. Maganda. Naku, hanggang 14,000-16,000 RPM pag pina-pipe mo to. Screamer to. Bale ang mga leeg ng makakakita sa daan na ito. Ganda. Comment ko mga papi, medyo bitin ako sa torque or parang sa tulak yung gulat factor or adrenaline, pero top speed second gear na kaya niya mag 140, pwede to, mataas top speed na ito. Ito na pala. Alagpas pa kulang. So mga papi, yan ang ZX4RR para sa inyo. Tinest drive natin. All in all, maganda siya.
matipid. Para sa isang beginner, yung height niya, yung seat height niya, kayang-kaya siya ng at least 5'6" na Pilipino, kagaya ko. Tapos yung fuel consumption niya, nakita nyo kanina, nag 21 kilometers per liter siya. So for me, that's okay. Okay siya sa beginner and as well as dun sa daily riding natin. Kung may plano kayong i-daily to, matipid siya sa gas. Tapos long ride, for me, hindi ako sanay sa sports position, so kailangan ko po sigurong masanay. Pero kung sa ibang tao nasanay na, I think kaya nila tong i-long ride. Ang ZX4RR ay may SRP currently as of today, October 8, 499,000 pesos. So kung gusto niyong kumuha nito, punta kayo dito sa Kawasaki, Batangas City, at kontakin niyo si Ma'am Sushi Alcantara, or pumunta lang kayo, bumisit lang kayo dito, tapos mag-inquire kayo. So mga papi, I think that's all for today's vlog. This is Optimum PH signing out. Let's go. Peace.